Okay. Hello everyone. Nakontabahan niya raw. Pero hello everyone. For this interview, I invited one of the country's top models, and she was Binibining Pilipinas International 1991. Yes, and one of my favorites. Katrabaho ko na po siya ngayon sa maraming shows kina Marine. Please welcome Miss Patty Bitita. Hello, hello everyone. Thank you for inviting me. Pati, ako kasi, ang interview ko nito, syempre hindi lang pare-pareho isang generation lang or ano. Gusto ko from different generations for people to understand us better. Yeah. No, kasi misunderstood yung ating industry, aminin natin yun, di ba? Akala ng iba matari tayo, social tayo. Di nila alam na we are the same people as our viewers, di ba? We're just regular people. Nagkataon lang na yung industry natin. Siyempre, akala ng tao dahil we're so, you know, our world or our mundo namin is very glamorous, pageantry, fashion modeling, commercials, mga ganon. So people think, taas, ang hirap nilang abutin. Abutin, no? Oh, yun yun. Pero sa totoo lang, we're relatable naman. Yun nga, that's why gusto ko maintindihan ng mga tao yun kasi tingin talaga sa atin, nandun, di ba? So, true. Kailangan natin bumaba tayo doon sa kung saan naman talaga tayo, di ba? Ganun naman. Anyway, Patty, before you joined Binibining Pilipinas, model ka na, established model ka na. First, bago natin pag-usapan yung modeling mo, paano ka ba nagsimula sa modeling industry? Sa modeling industry. Oh. I was 18 years old. I was in third year college. I was taking up HRM sa St. Scholastica's College. Tapos one summer, yung isang friend ko na he's actually a makeup artist from Cavite. His name is Alwin. Barkada niya kasi yung barkada ko from college din sa Saints ko. So sabi niya, "Ate, gusto mo bang mag-model?" So sabi ko, "Bakit?" Kasi kaibigan ko si Mama Rene. Okay. So sabi niya, si Mama Rene kasi naghahanap ng mga bagong models. Siyempre naririnig ko na yung pangalan ni Mama Rene. Mama Rene, yes. So, pero hindi naman talaga ako nanonood masyado. Na mga shows. Hindi, di ba wala namang... Or even fashion, di ba? Hindi, ano lang ako noon, kolehiyo lang ako noon. Kolehiyala lang. Kolehiyala lang ako noon. So, nanonood lang ako sa TV pag may Binibining Pilipinas. Kaya familiar naman ako sa katulad ni Melanie Marquez, Chatsy Lyon, si Desiree. Yun yung mga yun, very familiar yung mga pangalan nila. Pero, tsaka yung Mama Rene, naririnig ko na siya, pero never ko siya na-meet, no? Mm-hmm. So, when Alwin asked me kung gusto kong mag-model, tapos, oh, talaga? So, one weekday after school, sinama niya ako sa shop ni Mama, sa E. Rodriguez, naka-Saints ko uniform pa ako. Ang payat-payat ko, di ba? Ganyan ako noon. So, inimbita niya ako. Sinama niya ako doon. Tapos sabi ni Mama, "Ay, pwede!" Sabi niya, "Pero ang payat mo!" Sabi niya gano'n sa akin. Kailangan mo muna mag-work out, gano'n. Siyempre, wala naman akong pera noon. College Estudyante pa lang. Pero nilibre niya. Ay, yung mga... ano pala niya, yung mga alaga niya, dinadala niya sa Sistomore. Narinig mo na ba yun? Sistomore. Paano parang gym? It's a gym. Okay. It's a gym. It's actually a gym. Somewhere in, malapit sa Philippine Colombian. Sa Manila, sa Paco. Parang ganun. Pero may ano siya doon, libre kasi si Mama doon. Libre yung mga alaga niya mag-workout doon. So parang dinala niya ako doon. Tapos, pero hindi naman ako nagtagal doon. And then, pero malapit sa bahay mo yun, di ba? Santa Ana ako nakatira. So doon, tapos, that was 1988, summer. And I remember, yun nga, that was the same year. Kailan mo yung body shots, 88? 88, oo. Diba June yung... Batch mo sila, ano, Randy sa Marina. Yun yung una kong sinalihan na modeling competition. Oh, so, sabi niya, "Ining, mag-ano ka na? Ang tawag dito, mag-screening ka for body shots." Ako naman, nung time na yun... Anong height mo na nun, Pat? Anong 5'8"? 5'8"? Nung panahon na yun, mataas na yun. Di ba talaga higante ng tingin sa 5'8"? Oo. So, sabi niya, "Oh, ito na. Pumunta ka na sa body shots. Merong screening." Alam mo, Kata, hindi ko sineseryoso. Parang, sige na lang. Feeling ko kasi, it was just for that summer. Tsaka studyante talaga yung mindset ako. Mo na. Kolehiyo ko na. Tapos, dinala niya na, nagpunta kami yung Philippine Plaza. Ang una kong na-meet was Luboni. Kaya kami naging close friends. Pa rin, kasi kami yung unang nagkakilala dun sa dressing room backstage. Kasi magkakaroon na ng parang, ay hindi, ano lang pala yun, screening. Pero binihisan naman kami ni Mama. So doon, nabibis na ako doon, gano'n. Tapos yun,
pumasa kami sa screening. Tapos doon, na-meet ko na si Randy Saldino, Marina Pinipayo, Jem Padilla. Jem Padilla, yan, sila Pong Regala, Ferdy Villanueva, Romano Labaseo. Maganda yung batch na yan. Oh, nga eh. Ang daming successful models, Body Shots 1988. Sila yan, that sila was, yan. Yeah, that was our batch. Oh, tapos, yun, from there, after Body Shots, hindi ako nanalo, but I think I was in the top 10. Oo. Top 10 ba? Alam ko, top 5. Ah, wala ako sa top 5. Wala ako ba sa top 5? Kung walang top 10, wala ako doon. Kasi ako yung nagdala kay Randy Saldino, diba? So parang, siyempre, nasubaybayan ko kayo. Wala ako sa top 5. Wala ka ba sa top 5? Wala. Hindi ka nag-runner-up? Hindi rin. Hindi ba? Ang runner-up nun si Lou, bago si Jem, kasi Marina na. Ayaw nga si Jem. Pero alam ko, nakapasok ako, hindi ko lang alam kung. Pero definitely not top 5. Okay. Siguro yung kung may top 12 or top 10. Parang gano'n. No? Tapos yun, yun lang, after Body Shots, wala pang binibini noon. Nag-Germany pa kami ni Lou. Oo. Diba? Oh, kaya kasi nag-Look of the Year pala kami. Tsaka, Patty, before ka jumoy sa binibining Pilipinas, yeah. At bago siya nanalo ng titulo doon, established model na si Patty. Model na ako. Kasi after Body Shots, sinabihan na ako ni Mama, mag-audition, mag-screening ka naman sa PMAP, PMAP. Dahil ang big sister ko naman was Isa Gonzalo. Ah, si Isa ba? Because I met her in Mama's shop. Oh, okay. Nang hihiram ako ng damit, nandun si Isa. Tapos sabi niya, ito si Isa, ganyan. Isa Gonzalo, top model yan. So, hello, ganyan ako. Tapos yun na, mula noon, parang si Isa na yung big sister ko. Siya yung mentor mo, kumbaga, mentor sa modeling. Kumbaga, kasi ganun yun, di ba? Parang mentorship yun. Yes, yung PMEP dati, di ba? Ganun ang nangyayari. Tapos, Patty, ako din, it wasn't a surprise to me anymore that you became a beauty queen. Na sumali ka ng binibining. Kasi, nandun naman talaga, kitang-kita naman. Kasi kilala na kita bilang modelo noon eh. So, it wasn't a surprise anymore. But, of course, I was still surprised to see you there during the screening. Eh, siyempre, kinatatakutan ka na noon eh. Screening ng binibining. Oo, nandun ako, bagets pa ako noon. Oh. Tapos, sabi ko, nako, eto na. Ay, pag sinabi dati, mga alaga ni Rene Salud, ay, titles na yan. Yan na yan kay Mama Rene lahat. But, akala ko, hindi ka papatot sa pageant queen. What made you decide? Kasi siyempre, kahit na kinulit ka na sumali, magde-decide ka pa rin on your own eh. Diba? What made you decide? Bakit napag-decision mo pasukan ng pageant? Well, number one, okay. Noon pa kasi parang sinasabihan na kami ni Mama na, this year is ikaw ang sasali. Ah, sinasike up na kayo ni Mama na lahat ng alaga niya. Okay. In fact, yung pagpunta namin ni Lou sa Germany, ano na yon sabi ni Mama, galingan mo na yung pagmumodel mo. Kasi next year, 91, isasali na kita sa Binibining. Teka, dun sa elite, ilang kayong representatives ng Philippines? Oh, I'm sorry. Yung sa Germany, prize na yon. Ah, prize. Lou went to compete. Ah, siya Paris. Pa lang nag... ako hindi. First runner-up lang niya ako. Pero it was a part of the prize. Pero I remember, Patty, prize man o hindi, you were already traveling. Diba? Kaya nga nagtaka ako, ba't pinasukan pa ni Patty yung pageantry? Established model na siya. Sikat na siya nung time na yon. Yes. Hindi. I think it's also because hindi naman sana pressure ako, pero nakita ko kasi yung direksyon ng career ng mga naging alaga ni Mama before correcto. Me, modeling, bago nagiging beauty queen. So, nakikita ko na yon. Tapos, syempre, before me, si Jem. Oo nga, pala ko si Jem. Barkada ko na si Jem noon. So, sabi ko, parang gusto ko rin. Si Sarah, na-meet ko na si Sarah. 89. Si Thea. Nauna ako kay Marina, 91 ako. So, parang gusto ko rin maging beauty queen. Sunod yun eh, no? At saka, alam ko na, parang ewan ko kung biruan yon, pero sinasabi talaga nila Mama, nila Jem, kahit nila Sarah Ning, kung gusto mong bumiyahe kay Mama, kailangan may title ka. May title. Kasi diba, when you're a beauty queen, tapos dinala ka ni Mama abroad. Ang ano yun. Di ba laking bagay yun? Introduce ka, Miss Philippines ka for that year, parang ganun. Alam mo may corona ka. So, tsaka, hindi lang yun, tataas din ang TF, ang market ba? Of course, di ba alam? Pag beauty queen ka. Pati ito, may re-reveal ako sa'yo. Ha? Recently, napanood ko yung crowning mo sa TikTok. Pero, syempre, kaibigan kita, ang gusto kong malaman, kasi kami nanonood lang kami, diba? Magsusupport lang kami. How was it when you were called Binibining Pilipinas International that year? What did you feel? You don't know the backstory of that? Hindi. Hindi mo pa nakikwento yun sa akin. Nakakaloko yun. Alam mo ka
nung nagre-rehearse kami, okay, okay, nung nagre-rehearse kami, sabihin na natin top 12 yung tinatawag, top 12. Tapos, di, okay, rehearsal, rehearsal, ganun. Nung mismo pageant night na, nararamdaman ko na nun na ang favorite, si Angelette. Si Angelette, oh. Okay lang, gets ko naman yun, okay. Tapos, nung ano na, nung tinawag, tatawagin na yung top 10, in my mind, top 12. Oh, oh. So, nung tinawag yung top 10, umiyak ako on stage. Promise. Buti walang social media pa nun. Bakit? Paano? Akala ko top 10, tapos na. Oh. Oh. Ay, sorry. Akala ko top 10 lang. Oh, parang top 12 pala. Oh, oh. So, nung tinawag na yung top 10, ganito pa ako. On stage? Oo. Promise to God. Talo ako. Talo ako. Tapos yung mga katabi ko, nititignan ko sila. Talo ako. Talo ako. Pagtingin ko sa judges. Oh. Ning, si Jo Marichan. Eh, Ilonggo yun. Eh, Ilonggo ako, diba? Oh, oh, oh. Nakikita niya ako. Nakikita niya ako, umiiyak ako. Pero gumaganon si Jo Marichan sa akin. Kasi alam na nilang top 12, di ba? Alam na ng judges. So. Si, si Kuya Jerbs, si Gabby Concepcion, yeah. Okay. Si Dulce Sagisag. Ah, oh, sila yung mga judges course, yata. Yes, so. Pero si, hindi ko makalimutan si Jo Marichan. Gumaganon siya sa akin. Ganon! So sabi ko, shucks, ginaganon niya ako. So bakit naman win ako? So nung tinawag na yung 10, cry na ako. Hindi pa pala tapos. May 11. Dalawa pa. Oh. Ako yung 12. Ay, panghuli. Ganit ako kay Apa Obin. No, kasi I think, Patty, that time, of course, na ano na si Anjanette. Ay, Pero napamention ka rin nun na talagang pwedeng universe. Oh, na strong. Okay. O, siguro sinadya lang naman na gawin kang huli. Oo. Kasi okay. Alam niya, usually nung kapag kinakalat siya ni, para hindi pa alam na sunod-sunod yung mga winners, di ba? Kaya siguro nilagay ka sa huli. Sa huli. Tapos after, naalala ko after nung, ay yun na, nung tinawag na akong Binibili sa International, hindi ako umiyak. Oo nga, napansin ko. Hindi ako umiyak, pero parang, alam niyo po, chismis lang, nakita ko talaga sa TikTok. Dito lang, recently. Recently pangit lang. Pangit nga ako. And syempre, that was the time na, ano, 1991, di ba? Pero tama nga, parang katatonic ka nun, wala kang reaction. Sino umiyak? Nung kinokoronahan ko. Ako parang ganun lang ako. Parang hindi ko alam, lutang ba ako? So yun, so yun ang feeling nung time na yun. Kasi kami nanonood lang kami. Ikaw nandoon ka eh. Doon ako eh. So yung una, nung hindi ka tinawag sa 10, nakahala mo 10. Kata, even my Q&A. Oh. Parang hindi ko alam paano ko nasagot yun. I mean, ang ano lang, tinanong lang naman ako. Lutang, parang pero nasagot ko. Lumabas. Tinanong ako ni Apa. Sabi niya, if you were to have a daughter, would you allow her to join a beauty pageant? Or, the Binibini Pilipinas pageant? Tapos ang sagot ko, of course. Because beauty pageants bring out the best in the Filipina. Ganun naman sinagot, pero hindi pa tapos yun. May follow-up. Just like what we sang in the opening number, she's a perfect symbol of the... Ako man takbo ba? Hindi ko alam kung kinanta ko or ni-recite ko. Tapos doon na nagliliyawan yung mga tao. Hindi. I would say na, I think, number one, you had it. You had the wit. Pangalawa, it was also, I think, part of your training as a kolehiyala. Na mag-ganon, ano? Yung, di ba? Tayong mga Benedictines tayo pareho, eh, di ba? We were trained to answer that way. Hindi ko naman pinag-iayabang po yun. Pero sense ko siya, San Beda ako. So, in a way, may ganun kaming training sa Benedictines po, eh. How we answer yung mga ganyan. Difficult, whatever, any difficulty, kailangan sagutin mo yan na matatapos mo ng maganda. At tapos, syempre, I'm sure yung training din ni Mama Rene. We cannot discount yung training ni Mama Rene. Kasi si Mama, ang dami ng produkto niyan eh, di ba? So talagang, ano yan, talagang si Mama, expert na dyan eh, no question about it. Especially yung time niyo, kasi yun yung time na parang gusto niya ng... Every year, lahat. Imagine, Melanie Martinez, di ba? Si Chan Silayan, Desiree Verdadero, di ba? I mean, kaya pag sinabi dati, pag naalaga ka ni Rene Salu, quality. Actually, hanggang ngayon, pati hindi ko rin nawawala yung alam niya. Yung flair niya. Alam niya talaga, he knows one when he sees one. Yeah. Mahal naman namin si Mamari talaga. Kaya, believe kami doon sa, di ba, yung alam niya talaga yung mga ganyan. Anyway, may eye siya. And alam niya kung winnable. Alam niya kung even dito, ito, mga local pageants, di ba? Alam niya kung sino yung padadala sa national pageant, di ba? Spats, matanong din kita.
doon naman sa Miss International. Kumusta experience mo doon? Another country, you know? Alam mo, ang saya-saya noon. Enjoy na enjoy ko yun. Tsaka, hindi ko masyadong na-feel yung competition. Wala. Hindi. Totoo daw yun. Hindi ba na-feel ang competition doon sa international? You know, even the pageant night itself. Uh-oh. I thought, you know, I felt that we were just having a show. Yun nga daw. Because number one, it wasn't live. Diba they aired it a month after. Oh, ah, dito. Dito. O doon, live yun. Sa Japan. Ah, live doon. Oh, live pala doon, sorry. Pero hap, tas ito pa, hapon. Alas 4 ng hapon. Ah, ganun siya. Okay lang. Okay lang. Pero hindi ko masyadong na-feel nga. Parang fashion show lang. Tapos yun lang, nakikita mo na yung mga tao nanonood. Tapos, hindi ko na nga maalala. Kinawag ka sa 15. Oo. Oh, yun. Tapos? Parang, o yun. Tapos, pero nung una, hindi ako napapansin din. Kasi syempre, ang focus either sa mga Latina o sa mga mapupute. Eh, nakakatawa pa. Dahil yung mga Asian kasamahan ko that time, yung pag nagbe-breakfast kami every morning, nalulobat ako. Kasi pag nag-discussion na kami sa table, panay na yung, ay nako, may panalo na. Oh, there's already a winner. Nawawala na I wanna go home. Oh. I just wanna go home to my country. Parang, ay, bakit ganito? Parang nega na. So sabi ko, parang ayoko ng ganito. So ang ginawa ko, hindi na ako nakipagbarkada sa kanila. Bumarkada ako. Na. Colombia. Mga Latina Spain. Na. Spain. Yan ang mga chinika ko. Greece. Talagang pag may party, party rin ako with them. Pag may photo op, kunyari punta kami ng park, sasakay kami ng mga rides, may photo, gano'n. Doon ako dumidikit sa mga idol, mga puti, sila Italy, gano'n, or gano'n. Hindi na ako masyado sumasama. Kasi nga nega na yun. Kasi nega na nga yung dating. So, doon ako napansin. Tapos yung pre-judging, okay. Ito na, din naka-national costume. May pre-judging pa rin? Meron, syempre. Oh. May pre-judging. Day of the show. Day of the pageant. Huh? Kunyari, 4 o'clock ng hapon yung pageant. 2 o'clock ng hapon yung pre-judging. Backstage. Backstage. Diba, ito yung kurtina. Ah, walang mapa. Ito yung kurtina, di ba? Meron lang mga ano. May kurtina pa. May kurtina pa, no? Tapos, yung mga judges, nandun sa baba. So, nakatayo kaming lahat, no? Meron kaming kanya-kanyang pwesto sa stage. Then the judges, they will just walk. One line lang sila. Tatayo lang sila sa harap mo. May hawak silang mga clipboard. Nandun ka, lahat kayo nakatayo sa stage. Eh ako, alala ko yun eh, sari manok yung aking dress. Ah, okay, mga pitoy. Tapos nakatiboli ako, yung may bells na maliliit. Tapos, hindi inaul yung isa pa. Pero yaka. Muslim. Ah, ano, tinala? Tinala, yun. Tapos ang ginawa ko kasi, katabi ko, basta Panama, Peru, kami-kami. Ang ginawa ko, dahil maliliit yung bells ng aking skirt, ginanong-ganong ko, tapos sabi nila, you're so noisy, Miss Philippines. Ganon, you're so noisy. Ah, bala kayo. Tapos mamaya, ayan yung mga judges, may I look na siya. Sino kaya ito? Tunog ulit. Kahit tinatarayan ako naman, hindi ko sila pinapansin. Tapos, yun. Nasa ano ako? 15. Hindi ko lang alam kung 7 or 8. But, basta yun. Dun sa ano, sa journey mo bilang modelo at saka pad, ano, beauty queen. Yeah. Ano yung natutunan mo para naging, na-improve yung life mo? Natutunan ko para na-improve yung life ko. Well, number one, kasi nung una talega introvert ako eh. Mayayain talaga ako. Yung exposure ko sa kakabiyahe namin ni mama, mga biyahe na, doon ako mas nagkaroon ng confidence. Ganon. Sobrang na-improve yon. Yun ang number one talaga for me. Tapos, syempre, I mean, you know, when you're a beauty queen, you get invited to all these. Of course. You know, exposed. Judging, so, mga ganyan, shows abroad, shows in the Philippines, in your own country. Plus, I mean, in fairness, ang dami ko rin ano, because I was also a professional model. Ang dami kong endorsements. Nakikita ko yun, isa sa mga paborito ng Avon, Vidal Sassoon, San Miguel, yes. Birnabir, Jack and Jill, lahat na. Ang dami ko na, in fairness, ang dami ko na gawang ads nun. Correct. So yun lang nakatulong din. Nag-SM ka ba? Nag-SM din ako. Kaya alam ko yan. Kasi natatanda ako. SM ako noon. Nakita ko din. Bilirin ako, SM. Kaya sabi ko, isa ito sa mga dami successful, si Patty, isa sa mga successful models, turned beauty queen, and after that, model ulit. Diba? I mean, tinuloy mo eh, hindi ka na nag-stop. Patty, ngayon nandiyan ka na sa estado mo, no? Marami ka ding na-achieve eh. Actually, online seller din yan.
Affiliate po. Affiliate sa TikTok. Anyway, nakakaaliw. Kasi, nakakaaliw lang. Kasi, iniisip ng iba, ang gandun na lang, di ba? But, pag may lumapit sa yung bata, bakit ang isang batang babae, Miss Patty, paano po ba maging beauty queen at saka maging modelo? Katulad mo. Ano sasabihin mo? Advice? Bata? Mga 10-year-old. Mga ganon. Sinasabihan ko muna sila. Actually, di ba, I teach in trumpets. Yes nga pala, yes. Di ba, I teach in trumpets. So, trumpets is a workshop for kids and teens. So, it's a modeling workshop for kids and teens. And personality development also. And I always say, ulit-ulit, na aral muna kayo. Tapusin niyo yung pag-aaral niyo. Tapos, pagkatapos nun, di ba, ay, tapusin niyo. And then after that, meron namang legs, di ba, sila cut na yun. Tapos na yung mga pag-aaral. Meron grace period, di ba, before you, eventually, you know, you can transition into career, more serious work. But enjoy that part, yung modeling and being a beauty queen. Enjoy niyo yun. Minsan lang bukas. Yeah. Diba? Which I did for many years. And then eventually, yun na, nung medyo, syempre mararamdaman mo rin, ano, when you're in your mid to late 20s na, dun mo na mararamdaman na, teka mo na, kailangan meron na ako ibang gawin. Correcto. So, you know, fortunately, because also of the network that I have built all throughout those years, ang dami ko nang meet na mga potential clients. Saka important people. People, you know. Yeah. So, yun, eventually nag-shift na ako into teaching. Yun na nga, nagtayo ako ng sarili kong, it's not, you know, I don't even own like a school, but I get invited by different... And you have a workshop. I have a workshop, yeah. Workshop. So, I still do trainings every now and then, which is also good. Kasi hindi lang naman pang pageantry or pang modeling. It's more also of confidence building, image enhancement. Oh, tama. So we still do that. But I already have people also who, you know, yung iba din na-delegate ko na lang din. Or nagtatap din ako ng mga... Hindi ko pwede puro ikaw. Hindi naman puro ikaw, syempre, at some point. No? Pero na-enjoy ko kasi nga, iba-iba na rin yung... I mean, andyan pa rin yung training, andyan pa rin yung mentoring. In fact, we're doing trumpets again kasi nirequest na naman nila akong bumalik. Ah, di ba wala na si Fred? Ah, his musical theater. Ay, okay. He handles musical theater. Ah, ibang branch. Ibang branch yun. Okay. Ang modeling kasi, si Lani yun. So, nandyan pa naman siya. So, well, eventually, nag-usap. I mean, recently pala nag-usap. Ito yung kay ano, Carlo Oroz. Odi Emora. Odi Emora. Sorry. Kay Odi Emora pala. Sorry, Odi. So, yun. Oh. Tapos, I enjoy talaga mentoring kids. Until now. Kaya, minsan may tatawag pa rin sa akin na, Patty, can you train our daughter? O sige, ganito gawin nyo. Magbuo kayo ng limang girls. Para sulit din yung bayan. We'll do 2 to 3 sessions. Kasi po, syempre, may venue yan. May venue, syempre, we book the venue. Oo, yung pagod pa. I book a makeup artist, a photographer. Diba? Everybody has to understand that. Kasi akala nila, ganun lang yun. Yeah. Diba? Pero sinasabi ko rin na, you know, ang tingin kasi ng tao, yung from the outside, ang tingin nila, modeling, beauty pageant, is glamorous, pagpapaganda lang, pagpapasexy lang, gano'n. No, it's a lot of hard work. And for those who really want to join pageantry, guys, you also have to think of your financial capability. Especially nowadays. No? Kung wala kang, ngayon, kasi noong time namin, wala naman kami mga glam team. Oh. Wala kami mga videographer who follows us around. Si Mama rin lang, enough na, di ba? Pero ngayon, iba na. I mean, talagang gastos times have changed. Yes. Gastos yan. In fact, during our training, ito lang this past few days, di ba, nag-train tayo nitong for our candidates. Sa Nag-sit-in si Mama sa session namin, sa workshop ko, and he said, you know, girls, if you're gonna join national pageants later on, at least meron kang 1M. Kaya importante ang support ng LGU. Kung matutulungan ka ng pamilya mo. Ngayon kasi may sash na ng LGU eh, di ba? Yes. Mas madali. So, malaking bagay talaga malaking support ng LGU mo. Siyempre your family, di ba? Ganun. Pero pinaghahandaan mo. Tapos yung mga Q&A na yan, Q&A coach, kailangan may ganyan ka na rin. But if you ask me, do I need a camp? Kasi marami independent. Hindi naman nag-camp talaga. So, it's not really necessary. It's tulong yon, especially sa mga baguhan. Yung mga baguhan. Pero kung kunyari, nag-joy ka na 1, 2, 3, or medyo kilala ka na rin,
kung kaya mo naman. Yung sariling team. Or you can diba? Still have your team. Oh. You know, yung mga talagang susupport sa'yo, willing talaga tumulong. Yung talaga nandyan, since the beginning. Pwede rin naman yun. But you know, unfortunately, hindi nakatulad noon nung time namin. Na, kami nga nun, parang nilalaro lang namin yung pageant. Diba? Hindi kasi you belong to a group na talagang alam na na sure panalo, di ba? Yeah. Yun yun eh. I think also now, competition is really very stiff no? Iba na ngayon. Yun talaga kasi pag sinabi mo dating rin sa doon na alaga, win na yan. Win na yun. Oo, yun talaga ano kagad mindset ng mga tao. But at least, di ba, nadaanan mo yung phase na yun. Yes. At saka naging part ka ng grupo ni Ma. Na until now po, katrabaho na po namin si Patty. Yeah, but siya now, po ang project, project director, coordinator. Yes, siya po ang ibang, minsan kasama namin sa mga shows na kailangan namin yung services ni Patty. Yung learnings niya from the past, nagagamit niya ngayon. Pero ngayon, meron na siyang corporate image. Kasi yes, that's why we include her in our shows. Kasi we also need somebody with corporate image to handle our project. Kaya nandiyan talaga si Patty. Katrabaho namin siya ngayon. Pero alam mo, Kata, ina-advise ko rin sa mga, yung mga sumali na, or sasali pa lang, or yung mga nandiyan na, alam mo, if you want to stay long in this industry, naku, yan, whether it's modeling or budgeting, or, you know, be humble. Stay grounded. Stay grounded. Oo. Kasi, like, ako noon, nung kasikatan ko rin, at the height of my career, para lang ako, ano, when I go to work, ito yung persona ko. Pero after work, I'm a regular girl. Hindi ko dala yan hanggang pag-uwi ko ng bahay. Or when I interact na with my friends. Or, syempre, itong mga to, hindi naman nila alam ang mundo natin. Yeah. That's why I'm having this, para maintindihan nila. Yeah, stay grounded. Kasi, ako, yun eh. Ako, you know, modesty aside, I think, kaya rin siguro ako nagtagal. Is because, alam ko yung lugar ko eh. Yung pag, you know, when you're at work, talagang best foot forward ka. Be a professional. Pero when you're done with your work, pag na yung makeup, hindi ka na naka-glam. You're just the Patty Bikita, the citizen. Girl. Yes. Diba? Madali naman akong kausapin, lapitan. Actually, sa totoo po, tama po yun. Diba? Hindi siya yung nagyayabang. Sinasabi ko na po yung totoo, okay? Kasi hindi namin makakatrabaho ito ng matagal kung hindi rin siya kung mahirap siya siyang kasama. Marunong ako makisama. Yun ang siguro isa sa mga... Well, cowboy. Cowboy. Hindi siya ano. Yeah. Hindi siya yung pasosyalide. But there's a need for us to be like I that. I mean, we can wear different hats, you know. Pero we also know. Kaya nga, we're grounded. Hindi sa magyayabang yun. Yun po ang katotohanan lang. Anyway, Patty, salamat for saying yes to this. Thank you. Matagal ko na po siyang inaawi. Oo nga. Salamat. Kaya lang ngayon lang kami nagkataon na magkaroon ng free time dito sa Tiao. Magja-judge po kami later. Mamaya. Pero si Pa, sabi ko, habang nagminita, halika na, habang minimakeupan pa isang, i-interviewin ko din. Thank you. Patty, thank you, ha. Thank you so much. Marami pa kami pagsasamahan ito. Kaya, marami pa kami pagsasamahan. Marami pa kami pupuntahan lugar. I hope you enjoyed, everyone. Thank you. Bye-bye. Salamat sa lahat.